Yo! Cycling Chef po! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my vlog. As you can see, meron tayong in-unbox na saddle. In-order ko yung saddle kay Bike In. So, they pack it, they ship it after mahigit isang linggo. Nandito na siya at in-unbox na nga po natin. Well, anong saddle po ito? This is the BT20 of Cell SMP. Cell SMP is known as comfortable saddle. Pero, yun ang pagkakilala sa kanya. Pero I'll be honest with you, yung unang-una kong naging Cell SMP is the Cell SMP Hell. According to some people, the Cell SMP Hell, it's called hell, pero it rides like heaven. Hindi po sa lahat ng tao. Actually, impyerno talaga yung upuan na yun. Excuse for my words, pero that is my experience doon sa saddle na yon. Okay, yeah. And it's a good thing na dahil ibinenta ko nga yung saddle na yon siguro around 2015, kung di ako nagkakamali, no? Naging kaibigan ko naman si CJ Mac. The first time we met, siya yung bumili ng saddle. And the rest is history. Kaibigan ko na siya at nagiging riding buddy ko pa o training buddy ko pa minsan at nakakasama ko sa mga vlog. Shoutout CJ Mac at sa iyong buong family na nasa US. Yun. Ito nga, Cell SMP uli, pero this is the BT20. Alam niyo naman yung Cell SMP Hell, iba po kasi yung construction niya eh. Kahit anong tweak ko, kahit anong ayos ko, hindi ko talaga makuha yung comfortability dun sa saddle na yon. Kagaya nga dun sa isang vlog ko, ayan, lalagay ko po sa link, ayan, dito po, sana mapanood nyo, lalagay ko rin po sa description box, ano po. Yun nga, yung saddle na yon sa experience ko, hindi ko talaga siya ma-tweak ng maayos, kahit na 30 kilometers ride lang, talagang grabe ang sakit ng puwet. And since hindi ganun yung construction niya, kasi iba po kasi yung forma ng mga Cell SMP, this one is different, the BT20. Pantay lang po siya, no? Kung mapapansin nyo, straight lang po siya, tapos medyo nakayuko pa ng konti sa harapan. At what I like, initially, dito sa saddle na to, syempre yung channel niya, yan, to relieve our private part para walang masyadong pressure doon sa ating perineum, meron siyang ganyan. Yan ang gusto ko pagka pumipili ako ng saddle kasi I am comfortable doon sa mga saddle na ganyan. Basta, flat lang siya or the best saddle na nagagamit ko is the Specialized Toupee at saka yung Specialized Roamin. Yun. Bukod sa flat po siya, ang isa pa sa nagustuhan ko sa kanya initially, yung kanyang rails. No? Compare it with other rails, medyo limited yung position na magagawa mo sa ibang rails kasi usually makitid lang siya. Pero ito, makikita nyo medyo mahaba po yung rails niya. So you can tweak it, you can adjust it. Tapos, pantay lang po yung kanyang pinaka-top of the saddle. So, meron kang ilang position na magagawa. You can move it forward if you're riding so aggressive. You can move it backward kung kinakailangan mong umatras. Marami siyang range. Pero, syempre, depende yun sa bike fit mo. You have to mind your bike fit when you are adjusting your saddle. Yun. Initially po, yan lang po muna ang mga detalyeng maibibigay ko sa inyo. Pero abangan nyo, in the future, isishare ko po sa inyo ang ilang pang mga bagay regarding this saddle, lalo na sa comfortability at sa riding feel. Sana umakma siya doon sa aking riding style at gagamitin ko po siya doon sa aking gravel bike. If you like this video, please give it a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, I'm inviting you po to subscribe in this channel kung ang hanap nyo po is all about cycling. And since I'm a chef by profession, kung naghahanap din kayo ng mga cooking videos, especially may kaugnayan sa ating mga siklista, ito po ang channel na para sa inyo. Sige po mga kaibigan, mga kapadyak, magandang araw po sa inyo. Remember, ride safe, eat healthy. God bless you all. This is the Cycling Chef.